Malugod na tinanggap ng Pilipinas ang pagdating ng 40 high-speed fighter jets mula sa mga bansa ng NATO. Maynila, Pilipinas. Sa makabuluhang pagpapalakas sa mga kakayahan nito sa pagtatanggol, opisyal na natanggap ng Pilipinas ang paghahatid ng 40 high-speed fighter jet mula sa mga bansang miyembro ng NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ang pagdating ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid na ito ay nagmamarka ng isang milestone sa pagsisikap ng bansa na gawing moderno ang Air Force nito at pahusayin ang strategic defense posture nito. Ang pagbili ng mga makabagong fighter jet na ito ay binibigyang diin ang pangako ng Pilipinas na palakasin ang pambansang seguridad nito sa gitna ng umuusbong na mga hamon sa rehiyon. Ang anunsyo ng fighter jet acquisition ay natugunan ng may sigasig at pag-asa habang ang bansa ay naghahanda na isama ang mga cutting edge na sasakyang panghimpapawid sa kanyang defense arsenal. Ang mga bagong nakuhang fighter jet, na kilala sa kanilang bilis, liksi, at kakayahan sa pakikipaglaban, ay inaasahang lubos na magpapahusay sa kahandaan sa pagpapatakbo at kakayahan sa pagtugo ng Philippine Air Force, PF. Sa pagtutok sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagpigil at pag-iingat sa pambansang espasyo, ang pagdating ng mga high-speed na sasakyang panghimpapawid na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa mga pagsisikap sa modernisasyon ng depensa ng bansa. Ang pagkuha ng 40 high-speed fighter jet ay nagpapakita ng estratehikong pakikipagsosyo at pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansang miyembro ng NATO, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa internasyonal na pagtatanggol sa pagtugon sa mga ibinahaging alalahanin sa seguridad. Ang pagpili ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid na ito ay sumasalamin sa isang komprehensibong pagtatasa ng mga kinakailangan sa pagpapatakbo ng PF, mga profile ng misyon, at mga kakayahan sa air combat sa hinaharap. Ang mga fighter jet na ito, na nilagyan ng advanced avionics, radar system, weapon system, at electronic warfare na kakayahan, ay idinisenyo upang maging mahusay sa isang hanay ng mga misyon, kabilang ang air superiority, aerial interdiction, close air support, at reconnaissance. Ang pagsasama-sama ng mga modernong sasakyang panghimpapawid na ito sa fleet ng PF ay magpapahusay sa pangkalahatang pagiging epektibo at versatility ng labanan sa pagtugon sa magkakaibang mga senaryo sa pagpapatakbo. Ang paghahatid ng mga fighter jet ay nangangahulugan din ng isang milestone sa pagtatanggol sa industriya ng kooperasyon at paglipat ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang proseso ng pagkuha ay nagsasangkot ng pakikipagtulungan sa mga nangungunang tagagawa ng aerospace, mga kontratista ng depensa, at mga tagapagbigay ng teknolohiya mula sa mga bansa ng NATO, pagpapalaganap ng pagpapalitan ng kaalaman, pagpapaunlad ng mga kasanayan, at potensyal na pakikipagsosyo sa hinaharap sa pagbuo ng teknolohiya sa pagtatanggol. Ang pagdating ng mga high-speed fighter jet na ito ay dumating sa panahon na ang rehiyon ng Asia-Pacific ay nasasaksihan ang tumaas na geopolitical dynamics at umuusbong na mga hamon sa seguridad. Ang Pilipinas, bilang isang pangunahing manlalaro ng rehiyon, ay estratehikong pinahuhusay ang mga kakayahan sa pagtatanggol upang mag-ambag sa katatagan ng rehiyon, seguridad sa dagat, at sama-samang pagsisikap sa pagtatanggol. Ang deployment ng mga advanced na sasakyang panghimpapawid na ito ay magkakaroon din ng mahalagang papel sa pagsuporta sa kamalayan ng maritime domain ng Pilipinas at mga kakayahan sa pagtatanggol sa baybayin. Ang versatility ng mga fighter jet ay nagbibigay daan para sa mabilis na pagtugon sa mga banta sa dagat na nagpapalakas sa kakayahan ng bansa na protektahan ang mga teritoryong tubig nito, mga eksklusibong sonang pang-ekonomiya, at mahalagang interes sa dagat. Ang proseso ng pagsasanay at pagsasama-sama para sa mga fighter jet na ito ay magsasangkot ng mahigpit na mga ehersisyo, simulation, at magkasanib na mga sesyon ng pagsasanay sa mga kaalyadong bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na interoperability, kahandaan sa misyon, at kahusayan sa piloto.
nakahanda ang Philippine Air Force na pakinabangan ang mga advance na kakayahan ng mga sasakyang panghimpapawid na ito sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, operational exercises, at maintenance programs. Bilang karagdagan sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol, ang pagkuha ng mga high-speed fighter jet na ito ay inaasahang magkakaroon ng positibong implikasyon para sa Philippine aerospace at industriya ng depensa, na nagsusulong ng teknolohikal na pagbabago, paglikha ng trabaho, at paglago ng ekonomiya sa mga kaugnay na sektor. Ang gobyerno ng Pilipinas, kasama ang pamunuan ng Philippine Air Force, ay nagpahayag ng pasasalamat sa mga bansang miyembro ng NATO para sa kanilang pakikipagtulungan, suporta, at pangako sa pagpapahusay ng panrehiyong seguridad at pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Ang matagumpay na paghahatid ng 40 high-speed fighter jet na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa paghahanap ng Pilipinas para sa isang moderno, may kakayahan, at nababanat na postura ng depensa sa rehiyon. Bilang karagdagan sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol, ang pagkuha ng mga high-speed fighter jet na ito ay inaasahang magkakaroon ng positibong implikasyon para sa Philippine aerospace at industriya ng depensa, na nagsusulong ng teknolohikal na pagbabago, paglikha ng trabaho, at paglago ng ekonomiya sa mga kaugnay na sektor. Ang gobyerno ng Pilipinas, kasama ang pamunuan ng Philippine Air Force, ay nagpahayag ng pasasalamat sa mga bansang miyembro ng NATO para sa kanilang pakikipagtulungan, suporta, at pangako sa pagpapahusay ng panrehiyong seguridad at pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Ang matagumpay na paghahatid ng 40 high-speed fighter jet na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa paghahanap ng Pilipinas para sa isang moderno, may kakayahan, at nababanat na postura ng depensa sa rehiyon.